Nazareno. Tayo ngayon ay magtibon at samahin ang puhon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyurin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang, ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangan linisin natin ang templo at muling italaga ito. Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Sion. Nang 25 ng buwan ng Kislev, 9 na buwan na taong 448. Maagang-maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin, ayon sa itinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompyang. Ganito ring araw ng lapastanganin ng mga hentil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba, at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo'y nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat ng maalis ang mga tanda ng kalapastanganang ginawa ng mga hentil. Ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ang lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayon ding araw, taon-taon, ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo.
Walong araw nilang gagawin ito mula sa 25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at pagtatanggupay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Magsitayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa'king kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga iskriba, at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang poong Jesus Nazaren. Maligayang pagbabalik dito po sa Dambana na tinatawag din nating tahanan ng poong Jesus Nazareno ngayong Biyernes na ito. Kaya nga po yung isinisigaw sa atin ngayon ng Salmong Tugunan, ang paanyaya sa atin, papurihan ang dakilang pangalan ng Diyos. Nagtitipon tayo tuwing Biyernes, hindi lang para humiling, hindi lang para idulog sa poong Nazareno ang ating pong mga concerns, sa ating mga pangangailangan, kundi naririto rin tayo bilang isang deboto na nagpupuri sa kanyang
dakilang pangalan. Bagamat sa Ebanghelyo, medyo kakaiba po, no, yung ipinakita sa atin o ipinapakilala sa atin kung sino po ang poong Jesus Nazareno. Sa atin po, madalas natin binabanggit, napakabait ng poong Jesus Nazareno. Talagang mapagpala ang poong Jesus Nazareno. Pero hindi ibig sabihin, kukonsintihin niya ang mga pagkakamali o mga mali nating ginagawa. Meron po kaming lingwahe sa mga deboto, no, misa meron po yung salita po na pitik ng Nazareno. Pinipitik ng Nazareno. Yan po yung mga lingwahe ng mga deboto kapag medyo may nangyayaring hindi maganda sa kanya. Sa Ebanghelyo, nakita natin yung isang, no, aspeto na nagagalit din pala sa Jesus. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, nagagalit kaya sa iyo ang Nazareno? Tingnan. Sa tingin nyo ba? Sana hindi, no? Sana hindi. Kasi kailangan nating matuto sa mga karanasan, kailangan natin matuto sa mga pangyayari, no, ng mga nakalipas. Tingnan po natin, no? Sabi po dito sa Ebanghelyo, pumasok si Jesus sa templo. Okay po ha, tandaan niyo maigi ha. Sa templo, sa loob, sa loob. At ang sabi niya dito, o ng Ebanghelyo ni San Lucas, ipinagtabuyan niya ang mga nagtitinda. O, sa mga vendors natin ha, bagamat nasa labas kayo, kailangan ayusin niyo din yung inyong paghahanap buhay. Hindi po masamang maghanap buhay sa labas ng simbahan. Pero kung papasok na kayo dito, eh, ibang usapin na yan. Minsan nga yung pag lumalabas pa lang yung mga tao, di ba, pag sinasalubong, medyo nakakairita na eh. Kaya mamaya po, no, kung meron kayong pagkakataon, tulungan nyo yung mga vendors na matitino, na maayos, suportahan nyo rin ang kanilang kabuhayan. Balik tayo dito. Nasa loob na kasi ng templo. Nagkutsaba ang mga saserdote, mga iskriba at pangunahing bayan o ng bayan. Kasi nasa loob na eh. So mayroong hindi nangyayari, magandang nangyayari sa loob na ng templo. Importante po yung mga itinitinda nila. Kasi yun ang ginagamit na pang-alay. Yung kalapate, ano pa ba? Baka, yung mga hayop na hinihingi ng kasulatan na iaalay ng mga Hudyo o ng mga Israelita para sa altar. Importante po yun. Kaya lang dito, medyo hindi na maganda. Kasi mismong yung mga namumuno ng templo ang namamahala na ng mga tinda. Nakukuha ba? Nakukuha. So, imbis na makatulong, nagiging pahirap doon sa mga minsan na nga lang pupunta ng templo. Lalo tigit yung mga walang kakayahan, yung mga mahihirap sa lipunan, nagiging pahirap lalo. Kaya ito, sabi dito, no, itinaboy niya ang mga nagtitinda sa loob. At pinaalalahanan na ang templo, ang bahay na ito ay bahay dalanginan. Dito nagtatagpo ang tao at ang Diyos, dito nag-uugnay, dito nag-aalay, banal na lugar ang templo. Pero ang sabi dito, no, matindi kasi ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Yung pagpapakita ni Jesus ng kanyang galit, galit na ang pinagmumulan ay yung kanyang malasakit sa templo. Nagmamalasakit. Dahil di ba po, ang sarap naman talagang sa pakiramdam, no, matapos na isarado natin ang mga simbahan, di ba ang sarap ng pakiramdam po ninyo na muli kayong makapasok?
Dati nandiyan lang kayo sa mga rehas, 'di ba? Sumisilip lang. Pero nung makapasok ka dito, makaupo ka diyan, may kung anong hindi mo maipaliwanag na pakiramdam na parabang ang sarap sa pakiramdam. E paano kung pumasok kayo dito? Hindi namin nilinis ang simbahan. Pag-upo nyo dyan, may mga chiclet, may bubble gum, may basura. Anong mararamdaman ninyo? Kaya yung panawagan din sa atin ngayon, magkaroon tayo ng malasakit sa simbahan. Bagamat ang simbahan po bukas para sa lahat, makasalanan man o hindi, para ito sa iyo, bahay mo to, tahanan mo rin ito. Ito ay bahay ng Diyos. Malinaw po ba? Okay, tingnan po natin. Pag binabalikan ko po yung kasaysayan ng simbahang ito, nagsimula sa, hindi ko alam kung sino pa yung buhay pa dito, ano? Nagsimula sa kubo, naging nipa, naging kahoy, bago naging bato, tapos ito na yung pinaka-latest. Nasunog, nalindol, pero muling tumatayo. Dahil ito ay bahay ng Diyos. Masunog man, mabuwal man, magiba man, itatayo at itatayo ito ng Diyos. Pero yung panawagan po, tayo po ba, ano ba ang naiaambag natin para mapangalagaan ang kabanalan ng lugar na ito? Kung saan tayo nagtitipon-tipon, hindi man araw-araw, tuwing Biyernes, nagtitipon-tipon ang mga anak ng Poong Jesus Nazareno. Ano ba yung naiko-contribute natin? Kung ang bahay nga, kailangan ng mga treatment, kailangan inaayos para hindi anayin, para hindi masira, lalo tigit, tayo po ay ninanais ng Poong Jesus Nazareno na malinis. Pumasok tayo ng marumi, lumalabas tayo ng malinis. Pero maganda rin pong tingnan dito, kung noon, ang tawag ni Jesus sa mga tao na walang pakialam sa templo, ginawa ninyong pugad ng magnanakaw, ngayon kaya, sa panahon natin, ano kayang ginagawa natin dito? Lalo tigit, no, sa mga naglilingkod, dito sa simbahan, ano bang binubuo natin dito? Sana naman, no? Wag natin pwedeng sabihin, ginawa ninyong pugad ng mga marites. Alam niyo yung marites, no? Ginawa ninyong pugad ng mga chismisan. Ginawa ninyong pugad ng mga kung ano-ano. Eh baka paalala sa atin na ito po ay isang banal na lugar. Dito tayo nakikinig. Dito tayo tinuturuan bilang isang komunidad ng Poong Jesus Nazareno. Kaya mahalaga po din na suriin natin na ang ating bang presensya, ang ating po bang pananatili dito sa loob ng simbahan, nakakatulong ba tayo o baka kailangan natin ng treatment para maagapan na hindi tayo makasira sa tahanang ito ng Poong Jesus Nazareno. Handang-handa tayong tulungan ng Poong Jesus Nazareno. Pagagalitan niya tayo, papaluin niya tayo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa, mas malinis natin dahil pagkatapos natin magtungo dito sa bahay dalanginan, sa simbahang ito, tayo po ang nagiging simbahan. Kung maalala nyo po, dahil alam ng mga tao na ikaw ay nagsisimba, ang sabi po sa iyo, minsan paalala po nila, no? Di ba, taong simbahan ka? Mas maganda sigurong, uy, taong simbahan yan.
Kesa doon, di ba, taong simbahan ka, bakit ganyan? Bakit ganyan ka kumilos? Bakit ganyan ka magsalita? Di ba, taong simbahan ka? Ano, mga lay minister? Taong simbahan. Taong simbahan. Lahat po tayo nagiging mukha o nagiging simbahan sa ibang tao. Na kailangan natin talagang pag-ingatan ang ating din mga kinikilos at mga naririnig dahil ito po ang nagre-reflect din sa pagiging simbahan natin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan. Ang ating pong itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Simbahang Katolika, naway akayin ang kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay, at lahat ng nagdurusa, naway huwag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambinaniyang banan. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, oong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang namari. Siyang nagulat sa una, sa bilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo, at nang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin. Magbigahan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga tatanggap po ng komunyon, huwag po kayong maglilipat ng mga pwesto. Kung saan po kayo nakatayo, kung saan po kayo nakaupo, kami po ang lalapit at mag-aabot. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Oh, Jesus Nazareno,
Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay kay kasama ko. Ang sama ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at kusay kay kasama ko. Ang samo ko dasal, sana pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang muling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, sama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Paral mo ang naming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso kinamatayan ay sagisag lang.